Pumalas na ang Pilipinas sa kasunduang bumuo sa International Criminal Court o ICC. Isa raw sa mga dahilan ang desisyon ng ICC na imbestigahan si Pangulong Duterte. Umaaksyon si Maricel Halili. Tila naubos na ang pasensya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpupursige ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan siya dahil sa umani crimes against humanity bunga ng madugong war on drugs. Sa sulat na ipinamahagi sa media ni Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi ng Pangulo na kakalas na ang Pilipinas sa ratifikasyon ng Rome Statute o ang kasunduang nagtatag ng ICC. Patuloy raw kasi ang walang basehang pag-atake sa Pangulo ng mga opisyal ng United Nations. Ikinagalit din daw ng Pangulo ang pagpupumilit ng ICC na isailalim siya sa jurisdiction nito at ang pag-anunsyo ng preliminary examination sa kaso. By announcing prematurely the preliminary examination being conducted by the special prosecutor, it is as if he's already going to be charged with all the crimes. Kung tutuusin, wala raw bisa ang Rome Statute sa Pilipinas dahil hindi naman ito nailathala sa Official Gazette o pahayagan alinsunod sa ating batas. Hindi na rin daw umaasa ang Pangulo ng patas na pagdinig dahil sa mga pahayag ni na UN Special Rapporteur Anias Calamar at UN High Commissioner on Human Rights Zayd Raad Al Hussein laban sa kanya. The requirements of due process, the presumption of innocence, the requirement of publication, lahat yung binayolate nila, wala. They've been, so ang feeling ni Presidente, naloko lang pala kami. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, hindi na kailangan ng pag-aproba ng Senado para kumala sa nasabing treaty. Suportado rin daw niya ang desisyon ng Pangulo. In effect, kasi sabi ng Pilipinas, we don't want to have anything to do with you kasi may abuse of discretion kayo eh. Giit naman ni Senador Antonio Trillanes, aabutin pa ng isang taon bago maging epektibo ang withdrawal. Kaya sakop pa rin daw ng ICC ang mga reklamong inihain nila laban sa Pangulo. Ganito rin ang pananaw ni Minority Leader Frank Drilon. Under the Article 127 of the Rome Statute, the withdrawal has no effect on the cases which were filed when the court before the withdrawal. This question will be ultimately decided by the court itself. Pero sabi ni Panelo, epektibo agad ang pagkalas. Hamon naman ni Trillanes sa Pangulo, harapin na lang ang kaso sa ICC. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.